bago tayo magsimula, pasensya na kayo sa background background ko ha. Kasi ito lang talagang makakaya ko guys. So, wala na tayong background dyan ha. Magandang background. Pasensya ka na. Yung bahay ko hindi pa tapos. Yun pa lang guys. Nagpagupit ako. Yung mga nakaraan kong video, medyo mahaba yung ano natin, mahaba yung book. Ngayon, ito na. Ito na si Manong Luloy nyo. Ang gupit, medyo wala nang buhok kasi guys, mainit sa Pinas, sobra talaga mainit. Hindi tulad sa Saudi, mainit talaga sa Saudi pero minsan ka lang pag lumabas ka, eh, umaga, tapos umuwi ka naman hapon, so hindi ka mainitan, lagi na sa aircon. Pero dito guys, iba, mainit sa labas, mainit sa loob. Grabe talaga ang init sa Pilipinas. So ngayon guys, mag-vlog tayo. Content natin ay tungkol sa reaction natin. Sagot natin sa comment ni Parikoy Vlog. Okay guys, abangan nyo ha. Hi guys, this is Chris again. Thank you for watching and hey, welcome to my channel. This video for today is about my brother and his family, his wife. It can be his wife, his kids, or him. So I have included them in my channel. So watch this video. It's gonna be so fun. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe because we always do some fun stuff with my family, with Juso and my brother Francisco. So this is actually my family channel, including me and my family in the Philippines. So welcome. Hi guys, for today's video, pag-usapan natin ang comment ni Parikoy Vlog. Si Kabayan, shout out pala sa iyo Parikoy Vlog. Kumusta ka? Sana mabuhay ka. So ikaw pala isang, hindi ko alam kung ikaw ay ex abroad o nandiyan ka pa sa ibang bansa ngayon. So guys, sasagutin natin yung katanungan ni Parikoy Vlog. Ang sabi niya, paano kung mag-exit ka tapos kumuha ka dyan? So ang ibig sabihin niyang kumuha ka dyan, yung 20,000, yung pamigay sa UWA, yung assistant, pamigay. Tapos, pagkalipas ng 1 year, nag-abroad ka ulit. So ang ibig sabihin ni Parikoy Vlog, si Kabayan, ang sabi niya, eh paano kung mag-exit ka tapos kumuha ka ng, mag-file ka ng, ano, ng assistant pamigay sa UWA yung 20,000. So mag-abroad siya, kung mag-abroad ka ulit, pwede ba mag-abroad? So Parikoy Vlog, sagutin ko yung ano mo, yung tanong mo. Parikoy, simple, mag-abroad ka ulit. Pwede kang mag-file ng ay kumuha ng 20,000, kukunin mo yung 20,000 sa UWA. Mag-file ka, mag-seminar ka, so makuha yung 20,000. Basta updated ka sa ano, updated ka sa yung UWA mo. Kailangan 2 years. Kailangan 2 years. Hindi ma-expire. Pag-expire na, i-update mo yan. Kasi pag hindi updated yan, kung hindi complete yung 20,000. So, ngayon, sabi niya, pagkalipas ng 1 year, pag mag-abroad ka ulit, siyempre, anytime, kahit nakuha mo na yung 20,000 mo kabaya, o mga 6 months, o 3 months, so nag-apply ka ulit kasi pangailangan sa pamilya, o ano pa, may urgent hiring na match sa skill mo. May kumuha sa'yo, urgent hiring. Walang problema yan, kabayan. Pwede kang maka-abroad ulit. Basta sa pag-file mo sa ano, sa UWA ng 20,000, UWA, mag-file ka, huwag mong sabihin na ano doon, babalik ka ulit. Huwag mong sabihin kasi mayroon doon eh, may sa baba na katanong doon na babalik ka baba. Huwag mong sabihin. Sabihin mo, hindi ka na babalik. Yan. Basta mag-file ka sa UWA, hindi ka na, sabihin mo, huwag ka nang babalik.
Pero, kabayan, pare ko'y vlog. Kung nakakuha ka ng 20,000, nakapile ka na sa UWA, so nagbalik ka ulit sa abroad, pare ko'y, kung may mangyari sa iyo doon, halimbawa, yung kumpanya mo nagloko o nagkasakit ka doon, so any problem na pwede kang humingi ng tulong sa ating imbahador, sa embassy, any problem, or umuwi ka, hindi mo tapos yung kontrata mo, tapos naisipan mo ulit na pumunta sa UWA na kumuha ulit ng 20,000, ay hindi na pwede yun. Kasi ang pamigay ni UWA, yung assistant, tawag doon, pamigay niya, yung 20,000, isang business lang yun. Isang business lang ibibigay. So wala ka nang makuha. Pag nakuha, nakapayak na sa UWA, kinuha mo yun mo, yung 20,000 mo, wala ka nang makuha. Wala lang tulong si UWA sa'yo na may ibigay sa'yo kasi nakuha mo na. Pero, yung buong sabi mo, pagkalipas na uli ng 1 year na isang taon, pwede ba akong babalik na abroad? Pwede, anytime, kahit hindi isang taon. 5 months, 6 months, 3 months. Pwede nga, pagkuha mo ng 20,000 mo, eh gagamitin mo yun sa pag-apply mo, pwede yun. Walang makapigil sa iyo, kabayan. Kasi yan ang sinasabi sa seminar namin. Walang makapigil sa iyo. Anytime ka babalik. Pero, pag may mangyari sa iyo doon, na distress worker ka, na humingi ka ng assistant na pamigay ni UWA, wala ka nang makukuha. Kasi, yun nga, ang sabi mo doon na nagpirma ka, di ba sabi ko, pag mag-file ka ng assistant sa UWA, makuha gusto mong kunin mong 20,000 na may nakalagay doon sa ibaba, sa form, may nakalagay doon, na babalik pa ba o hindi. Kailangan sabihin mo doon na hindi ka na babalik, pirma ka. Kasi pag sabihin mo balik ka, hindi mo makuha, hindi ibigay. So, Yan ang assurance ni UWA sa iyo. So mag-apply ka ulit. So pagbalik mo, wala ka nang makuha sa UWA. Wala nang assistant. Kasi ang sabi nga doon, hindi na ko babalik. Pero hindi mo mapipigilan yung OFW. Kasi mahirap dito sa Pilipinas, kabayan. Pare ko, vlog, mahirap dito. Ako nga ay naisipan ko nga bumalik, pero wala na, iwan ko, may hiring. Inshallah, kung may hiring, bigyan tayo pagkataon na makabalik sa Saudi. Alakarim, si Alal lang siya lang bahala kung bibigyan tayo trabaho ulit sa Saudi. Kasi gusto ka rin bumalik sa Saudi. Kasi ang hirap dito sa Pilipinas, kaya hindi mapipigilan nga bumalik ba tayo o hindi. Kung gusto nating bumalik, pwede tayong mabalik. Kaya ang sagot ko sa iyo, pare ko'y vlog, yan lang, sana kung saan ka man ngayon, maligaya ka, mapanood mo yung video nito, ito yung kasagutan sa tanong mo, na paano kung mag-exit ka, tapos kumuha ka dyan. Sa UWA, yung ibig sabihin mo, yung 20,000. Tapos pagkalipas ng 1 year, gusto mong bumalik ulit. Yan ang sagot ko sa katanungan mo. Sana mabuhay ka. Shout out sa mga followers ko dyan. Please, pakilike naman sa video ko at pakishare kung pwede. Sa mga nakakita ngayong video nito, please, pa-subscribe naman, pakihelp naman, subscribe para ano yung YouTube natin, para mag-grow up. Tapos paki-click and notification bells para updatein kayo sa mga video ko. Guys, may video pala ako, guys, na abangan nyo. Kasi
Yung kumuha ko sa UWA, guys, expected ko, 20,000. Ang nakuha ko 10,000 na pala. Kasi, next vlog lang, guys, next vlog. Pag-usapan natin next vlog. Bakit 10,000 lang yung nakuha ko? Sa next vlog natin. Bukas siguro, i-vlog natin na 10,000 lang nakuha ko sa UWA. Expected ko, guys, 20,000. Kasi nakita ko yun, dun sa Cagayan de Oro, nakita ko yun, 20,000. Sige, guys, salamat sa mga panood nyo, ha. Please, subscribe. Huwag nyo kalimutan, ha. Bye-bye.